inspirasyon sa atin lahat. Pagkat alam kong lahat nito ay nasa kamay ng ating Ama na nasa langit. Itinaas po ni Mayor at Vice Presidential Aspirant Sara Duterte Carpio ang inyong kamay bilang pag-endorso sa inyong kandidatura sa pagkadiputado ng District dito sa Ilocos Norte. Nakita po namin ang picture at lahat kayo, pati na ang inyong ama, si Senator, dating Senator Bongbong Marcos, talagang napakasaya. Kahit nakamas po kayo, talagang makikita ang ngiti sa inyong mga mata. Kwentuhan nyo naman po kami tungkol dito, sir. Nung nag-usap kami po ng tatay ko, alam naman natin maraming unity ride na nangyayari nung araw na yan. Pumunta siya, tinawag niya, at sinabi niya, sumama ka naman sa akin sa Davao, sa Tagum, para makilala mo na si Mayor Inday Sara. Kaya nung pumunta po kami, napakainit ang salubong namin, kaya nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Pero nung nandun po kami sa stage, nandun din ako, wala, tinaas niya yung kamay ko. At sinabi niya, tatakbo kang kongresista, di ba? Sabi ko, yes ma'am. Sige, itaas ko yung kamay mo, magkasama naman tayo. So yan po yung story kung paano yan nangyari. Ako talaga ay nagpapasalamat sa tiwala ni Inday Sara para sa aking pagkakandidatura. At sana naman po I won't disappoint her. And sa tingin ko naman po, hindi naman yan mangyayari. At tuloy-tuloy ang aming pagtutulong sa kakailan. At excited na talaga po ang aking tatay at si Inday Sara din para sa araw na magkakaikot kami sa Ilocos. Naganap, good morning sir. Naganap nga po sa buong Pilipinas noong linggo ang mga karaban na sumusuporta sa BBM Sara Tandem. Dito naman po sa Ilocos Norte, mahigit na 100,000 ang sumali sir sa BBM Unity Ride. Record breaking nga po talaga. At malamang ay ito na ang pinakamalaking karaban sa ating kasaysayan. Ano po ang naging reaction niyo po dito at saka kay sir? Hello? BBM po. Yes, Action Arlene, alam mo, nakakatuwa na makita ang ganung kalaking numero. Medyo nagulat lang kami ng tatay ko nung nakita namin 100,000 ang nakaabot. May binalita na nga sa akin nung nasa finish line na ang mga riders, may nagsisimula pa lang sa suba. May nagsisimula pa lang, ganung kahaba ang motorcade, 90 kilometers ata, nakaabot. Yes, pero nakakatuwa talaga at ako ay nagpapasalamat sa lahat ng aking mga kakailan galing sa Ilocos Norte at na ipinakita nila hindi lang ang suporta para sa tatay ko, kundi sa buong pamilya Marcos sa Ilocos Norte. At at least masasabi naman natin, no, na buhay na buhay pa rin ang Solid North at tuloy na tuloy ang aming pagkakaisa, hindi lang sa Ilocos, hindi lang sa Ilocos, kundi sa buong bansa. Kaya nakikita talaga natin itong movement na ito ay nagkakaroon na talaga ng momentum. Kaya napakasaya kami. So maraming salamat at Diyos unay tiyagin na po. Sir, isa sa mga rider na sumali sa BBM ride ay naatake at ngayon ay nagpapagaling na. Nabalitaan po natin mula sa pamilya na agad ang inyong pagtulong, sir, at pati na rin ang mga iba pang BBM supporters. Opo, narinig po natin ano nangyari po kay Manong Fred. Unang-una gusto ko sabihin sa pamilya niya na kami pong lahat ay nagdadasal para sa kanyang kalusugan at para sa kanyang recovery. Pero nag-aabot po kami ng konting tulong kaninang umaga at
tuloy-tuloy po ang aking pagsosolicit para makipagtulong sa kanila. At sana naman po lahat tayo maghanap ng paraan kung paano po makatulong kay Mang Fred. At once again, nagdadasal kaming lahat, pero tuloy-tuloy po ang aming pag-aabot ng tulong. I think 4 a.m. pumunta po ang ating team sa hospital para makabigay ng tulong. And may additional pa kaming dinagdag ngayon para makipagtulong sa kanya po. Kaya wishing him a very, very quick recovery. And dito po, hindi lang ang aking team, hindi lang ako, kundi lahat ng lahat po ng mga Team Marcos, mga BBM supporters, nandito po kami para sa kanya. Kahit anong mangyari, ako po ay solid BBM. At kapag ako ay nanalo, at kapag nanalo ang aking tatay bilang kapulo, mm-hmm. sisiguraduhin ko po na magdadala tayo ng napakaraming proyekto sa aming probinsya, at makikibigay tayo at mag-aabot tayo ng napakalaking tulong po sa ating probinsya. At gagawin ko lahat ang plano ng aking tatay, at dahil may connection na bilang pangulo, bilang diputado, at yan po ang inaasahan po natin. Dahil nga po talagang nangunguna at napakalaki ng lamang ni Sir BBM sa mga presidential survey, naging mas grabe din ang paninira sa kanya. Ano po ang nararamdaman ninyo dito bilang isang anak? Amoy yung action, Nick. Sanay na sanay na ako sa ganun. Sa tingin ko naman po, may politika na pinag-iisipan, at may mga tao na nananinira dahil sa napakalaking lamang ng aking tatay. Ang inaasahan po natin ay makikita naman ng taong bayan na makikita nila na huwag masyado makinig sa pangpolitika. Makinig po sila sa mga platforma, kung anong gusto gawin ng kandidato, ano po ang naranasan nila bilang isang public servant, ano yung kanilang track record. Kasi doon naman talaga ang mahalaga na detalye na makakapili ka po ng magaling, matino, at mabuting kandidato po. At sa tingin ko naman, yan ang dahilan kung bakit lamang na lamang ang aking tatay. Dahil yung mensahe niya po ay nare-resonate hindi lang sa aming mga kakailian, sa ating mga kakailian sa Ilocos Norte, kundi sa buong bansa. Kaya inaasahan ko naman po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, tuloy-tuloy lang tayo. Kahit may naninira, kahit may namumulitika, tuloy-tuloy lang tayo sa aming pagsusuporta, at solid BBM, solid Sandro Marcos po. Pag naging congressman po kayo, sir, ano-ano pa po ang mga maaring gawin upang lalong mapalakas ang ekonomiya ng Ilocos Norte? Ano po? Pag naging congressman na po kayo, sir, ano ang mga plano po ninyo at pwedeng gawin upang mapalakas ang ekonomiya dito sa ating lalawigan? Opo, wena po. Alam mo, ang aking platforma at ang dahilan kung bakit ako ay tatakbo ay para makabigay ng post-COVID economic recovery program. Mahalaga po ang lahat ng ginagawa ng probinsya ngayon dahil sa itong pandemya na ito. Kahit bumaba na ang mga kaso, hindi lang ito pandemya ng kalusugan, hindi lang ito pandemya ng COVID, ito po ay pandemya ng bulsa. Bilang negosyante, bilang isang tao, mahirap kumita ngayong araw na ito. Kaya, kailangan maglagay tayo ng mga programa, mga alternative livelihood programs para sa magsasaka, at ibalik natin ang ekonomiya ng Ilocos Norte, hindi lang para sa ekonomiya ng ating bansa, kundi ilagay natin ang ekonomiya ng Ilocos Norte sa worldwide economy. Gumawa po tayo ng dalawang bagay
unang-una ang sinasabi nating digital infrastructure, dapat ang connectivity ay pagandahan dun sa ating probinsya. Katulad sa mga munisipyo ng Pagudpud, ng Vintar, saan pa po? Pagudpud, Vintar, yan po ang dalawang unang munisipyo na gagawin ko. Tapos sa Burgos, dapat talaga tayo kausapin ang mga telco. Nag-usap na po kami ni Apo Dennis Uy ng Converge ICT. Kakabukas lang nila actually ng isang business center sa Lawag. Pero siya mismo daw ang ang tatayo ng isang telecommunications tower sa Pagudpud sa mga lugar na may masamang koneksyon. At yan po ang ating tinatawag na digital infrastructure, at dapat in line po yan sa ekonomiya ng ating probinsya po. So yan.